Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente, na magbibigay po ng paliwanag sa lahat po ng tao na nagnanais na maglingkod sa Ama. Mga kapatid, marami po kasing tao na gusto maggamot, gusto makapagpagaling ng mga sakit espiritual. Marami po talaga sa atin na gusto natin makatulong. Pero mga kapatid, lahat po yan gusto rin ng Ama na makatulong tayo. Pero dapat po talaga meron po tayong mga alituntunin na gagampanan. Kasi po, nung nilikha tayo ng Ama dito sa ibabaw ng lupa, isa po tayong mga taong banal. Malinis po tayo. Nagkaroon lang po ng karumihan dahil nga po sinikap ni Satanas na dumihan ang pagkatao, ang ating espiritual, para po mawalay tayo sa kalooban ng Ama. Kaya mga kapatid ko, ipakikita ko po sa inyo, ikikwento ko po ang karapat dapat para po makapag ganap tayo ng ating mga ninanais na kung gusto natin maggamot, pwede po tayo maggamot. No? Nananais natin, ha? Kasi po, hindi basta-basta na, hindi basta-basta ginusto lang natin ay okay na. Ang mahalaga po, pagsasamahin natin yung kagustuhan ng Ama at yung kagustuhan natin. Una sa lahat, kagustuhan po ng Ama ang dapat pong manaig. Kaya ganito po mga kapatid. May mga bagay na nilikha ang Ama para magamit ng tao. May mga bagay naman po, no, na magagamit din natin. Ha? Kung ito po yung mga bagay na gagamitin natin basta puro sa kabutihan lamang. Pero ang una sa lahat po, kung paano tayo susunod sa kalooban ng Ama, number one po yun. No? Yung mga kung paano tayo sasamba sa Kanya, paano tayo gagawa na mabubuti sa ating kapwa, lahat po yan gagampanan natin. Lagi po natin pananatiliin na ang ating spirit ay malinis. Kaya kung may ninanais po tayo, dumating din ang oras na ang mga salita ng Ama ay nandiyan na para atin pong sundin. Ang banal na aklat po na sinasabing Biblia, ito po ay isang banal na salita na nag-uutos sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Hindi po ito yung salita lang na malaman mo lang ang salita, tapos na. Hindi po ganon. Basta ang salita ng Ama ay nag-uutos na kung ano ang dapat gawin. Kaya po ang nangyayari mga kapatid, sa panahon ngayon, kapag ang Ama nag-uutos, tayo po yung gaganap sa Kanyang utos. Kaya kapag na katulad po yung mga banal na pangalan ng Ama, ang banal na pangalan ng Ama ay nag-uutos sa atin. Nag-uutos. No? At bago po natin magamit ang mga banal na salita, hihilingin natin sa Ama na pahintulutan tayo. Dahil po ang ating katawang ito ay kinakailangan makatulong sa ating kapwa. Hihiling po tayo ng kapahintulutan kasi po ang kalakasan talaga nanggagaling sa mga banal na pangalan ng Ama.
Dahil ang pangalan ng Ama po ay dapat nating sambahin, mga kapatid. Kaya hindi po ito dapat basta gagamitin, basta bibigkasin, no? Dapat po may maalituntunin tayong gagampanan para po kung sakali mabigkas natin ang pangalan ng Ama, mag-manifest po ito. Kung baka saan maganap. Ganun po, ha? Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo. Halimbawa po, meron na meron po mga banal na salita na nanggaling po, no, sa testamento ng Sator Coronados. Sator Coronados. Ito po, ay isang testamento na ang kabuuan po ng lahat po. Testamento na po ito, eh. Na kumbaga sa parang outline na po ito. Kumbaga sa ano, eh, pinaiksi na para magamit. Magamit po, no? Kasi po, napakalakas po ng testamento ng kabanal-banalang pangalan ng Ama. Dapat po, ito po ay noon dumating sa buhay ko, year 1977, noon dumating po ito sa buhay ko, talagang pinag-ingatan ko po hanggang sa dumating ang panahon na inuutos na Ama na i-ano ko na to, i-share sa inyo lahat. Natutuwa nga po ako nung dumating na, I don't know, year 2000 something, 2005 o 2007, nalantad din po ito sa YouTube. Natutuwa po ako noon. Kasi po, hindi na ako mahihirapan magpaliwanag sa lahat ng tao. Kaya ngayon, ang naging problema lang po, nagkanya-kanya po ng paliwanag. Kaya po yung naririnig ko yung kanya-kanyang paliwanag po, medyo nag-ano lang po ako. Nagpaliwanag din ako. Kasi po ang Sator, isa po ang pinanggalingan niyan. Kasi nung panahon po na nananalangin ang mga Kristiyano ng Our Father, na tinatawag na sa salitang Hebrew is Pater Noster. No, ang Pater Noster po, siya po yung Alpha Omega. Ang ibig sabihin, siya po ang simula at ang wakas. Ang Ama po, siya ang the beginning and the end. Ang napakalaking hindi inaasahan po ng mga Kristiyano, mayroong isang emperador na nag-declare. Na nag-declare po na sambahin siya ang Diyos. Liban sa kanya, no, liban po sa kanya, pag sumamba kayo sa Ama, sa God the Father, kay Kristo, sumamba kayo, papatayin kayo. Kaya po dumating ang panahon na pag umawit ng Our Father, pauhuli. Ito po ay binibigyan, pinapapatay po ito, no, ni tinatawag na Pablo. Si Pablo po. Na tinatawag nila San Pablo. Siya po yung mga namusong sa atin. Siya po yung nagpapatay sa mga Kristiyano na sumasamba sa ating Panginoon Jesus. Siya po. Kaya po ang nangyari, siya po yung pinaka head ni ano ni siya po yung isang saserdote na kasama sa pamamahala ni Emperor Nero. Kaya po, pag ipapapatay na, siya po yung nag-uutos para patayin si Pablo po. Kaya, ang nangyari po, ganito. Kaya yun natapos na po, nagkaroon po ng kaguluhan, no? Kasi po, natuklasan. No? Ibinigay ng Ama ang isang lihim na panalangin sa mga Kristiyano. Ang nangyari po dito, no? Yung Pater Noster Alpha Omega,
nabuo po ito. Nagkaroon po ng kabuuan na katagang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Ito po. Ang tawag po dyan, lihim na panalangin. Secret code prayer. Kaya po ang Sator, siya po yung the creator, God the Father. Ang Arepo, no? Ito po'y heaven. God the Father who art in heaven. Yung Tenet po, ito po yung, kumbaga saan, thy kingdom. Ito po yung kapamahalaan ng kanyang kingdom. Kapamahalaan po. No? Naway maganap ang kapamahalaan, ang kalooban ng Ama. Yun naman pong opera, ito naman po yung creation sa kanyang paglilikha ng lahat. Yun naman pong rotas, ito naman po yung kabuuan po ng mga stars, planets, galaxies. Yung puwersa po nito, ito po yung nakakapag-alis, no? nakakapagpalaya ng kalakasan nito sa mga demonyo. Kaya ang tawag po rito, deliver us from evil. Yung po ang tunay na kabuuan para kay nanalangin ng Our Father. Yung po yung Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Okay? Kaya ngayon, mga kapatid, pag binanggit po ang salitang Sator, wala pong ibang pinanggalingan ito kundi ang salitang Ama, no? Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Wala na pong iba. Na po, mga kapatid, ha? Tandaan nyo, ang kahulugan nito, ha? Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya po, nag-react lang po ako ng konti kasi po, may mga nangangaral, no? Ang Sator daw, pwede rin daw tawagin sa pangalan ng Diablo. Doon po ako nag-react. Paano naging pangalan ng Diablo? Isa lang talaga ang pinanggalingan niyan. Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Wala pong ibang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat kung hindi ang Diyos Ama lamang na nasa langit. Nakakita pa rin po ako ng salitang Sator sa kaliwa, Sator sa kanan. Nag-react lang pang ako. Hindi naman po ako. Kasi normal lang po na magre-react ako kasi marami pong tao na maliligaw. Maliligaw po sila kapag naniwala sila na mayroong Sator na kaliwa. Sator na kanan. Kasi po, ginamit ang pangalang Sator. Kasi po, ang Sator, dalisay, banal. Wala pong pwedeng sabihin kaliwa. Kasi po, pag ang pinag-usapan Ama, spirit po yan. Kaya ang pag-uusapan sa spiritual po, kapag sinabi sa spiritual na kaliwa, ang tawag po dyan masama o diablo. Pag tinawag na kanan, mabuti. Yan po ang pagbibigkas pagdating po sa spiritual. Kasi ginamit yung pangalang spiritual na Sator, ang kahulugan po ng Sator, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kasi pag sinabi nyo Sator kaliwa, Diyos Amang Diablo. Kaya po yung pala yung iba, sinasabi nila, ang Ama raw, pwedeng gamitin sa mabuti, pwedeng gamitin sa pangalan ng Diablo. Bakit gagamitin? Diba nakakaiyak po? Paano ko naniwala ang iba? Ginagamit nila yung Sator sa pangalan ng Diablo. Paano po yun? Hindi nyo po ba alam? Kaya nyo bang bawiin yun sa Ama? Na ang tawag mo sa kanya, Diablo? Mababawi nyo po ba yun? Hindi po bata, hindi po tao ang Ama para sabihan mo siya ng siyang Diablo. Hindi po siya tao na bigla ka patatawarin na lang na ganun. Ikinalat nyo na. Paano yan? Diba? Kaya mga kapatid, baka sakali may pagkakataon pa, humingi na kayo ng tawad. Kaya sa gabi po, sa oras pong ito, ipaliliwanag ko sa inyo, lahat po ng gustong maggamot, una sa lahat, mag-iingat tayo. Kasi po,
baka mamaya yung kagustuhan mo maggamot, ang intention mo nasa pera. Hindi po ganon. Kaya kung kayo po nag-i-intention maggamot, maggamot. Huwag niyo isipin ang pera. Ang pera po ay lagi inilalaan ng Ama sa mga taong sumusunod sa Kanya. Hindi niyo na kinakailangan yun na hingin. No, natural lang po sa lahat ng tao ang humihiling magkapera eh. No? Lahat ng humihiling magkapera, hindi naman po masama humiling kayo magkapera. Pero huwag kayong aasa. Pag humiling kayo ng pera, darating ang pera. Huwag niyo asahan yun. Kasi po, pag hihingi tayo ng pera, no? Ang procedure dun, magtatrabaho tayo. Igagaranti naman ng Ama. Basta humiling ka ng pera at naghanap ka ng trabaho, agad-agad magkakaroon ka ng trabaho. Kung hindi naman agaran ka magkakaroon, tuloy, hanap po. Hanap. Kasi po minsan, sa atin ninanais, sinisikap po ng mga demonyo na hindi tayo magkaroon ng trabaho para magkaroon tayo ng reklamo. Sinasabi ng kadalasan, araw-araw naman nagdadasal ako, humingi ako, ba't hindi ako binibigyan? Dapat po magpasalamat kayo. Habang nagpapasalamat tayo sa Ama, kung ano man ang nangyayari, no? Hindi man ibinibigay sa iyo, baka hindi mo alam. Baka may mas malaking ibibigay sa iyo. Meron po talagang iba po ang mapamaraan ng Ama kung ano man ang mangyari. Lagi tayo magpapasalamat. Kaya pagdating po sa gamutan, kapag naglilingkod ka na at yung mga tao naman po natulungan mo na, bandang huli, kung ano-ano pa pinagsasabi, magpasalamat tayo sa Ama. Kaya kapag nagpapasalamat sa atin ang tao, huwag po kayo sa akin magpasalamat, sa Ama kayo magpasalamat. Kasi hindi ako makakarating sa inyo kung hindi kalooban ng Ama. Lagi pong ganun. Tandaan nyo, mga kapatid. Ngayon, ituturo ko yung mga pamamaraan para hindi na po kayo nagtatanong. Katulad po nito, sinasabi nila, Father, ano po ang power meron niya? Ano po pamamaraan dyan? Ituturo ko po ngayon. Ha? Sige po, maraming salamat po. Sana po, bago tayo magnais, makatulong, tulungan muna natin ang ating sarili na maging karapat-dapat sa kalooban ng Diyos. Number one po yun. Kasi mahirap pong tumulong kung ikaw mismo hindi mo kayang tulungan ang iyong sarili. Magandang umaga po. O, abangan nyo po ngayon ha. Basta pagkatapos po nito, ipaliliwanag ko po lahat. Kaya nga sabi sa inyo, pakinggan nyo muna ito after this mga yung what is the power, poor power na po tayo. Sige po. Magandang araw po. Pagpalain nawa kayo sa mga gawaing ito na sikapin natin na maging bahagi tayo sa misyon ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Magandang umaga po. I love you all. Bye-bye.